first person to follow is the first thing followed. Team. That's your second person of all. The voice number one, Lopez. Pushing ball by Jesse, number 12. The boys, Jesse, number 31. Yeah.
There's a foul by jersey number 21, Diaz, push a foul, 2 feet by jersey number 2, foul. Jersey number 21 was the first personal foul. And second foul, okay. Jersey number 12, push the ball. Jersey number 12, that's your second personal foul and a 14th foul of Alcala. Jersey number 15, that's first one I call. There is a substitution, 2 free throws by jersey number 18, that's one possession for Umingan.
Sa isa na namang makabuluhang Pangasinan in action lingguhang talakayan sa Kapitolyo na isang project ni Governor Amado Pogi I. Espino III, pinag-usapan ang mga update sa mga programa patungkol sa sports, kung saan ang resource speaker ay si Provincial Sports Development and Management Council Executive Officer Modesto Operanya, Deputy Executive Officer Marlon Dumalanta, at tatlong coaches na mga kalahok sa Inter-LGU Unity Games na sina Chris Mabaza ng Team Bugalyon, Nora Zafra ng Team Bayambang, at Mark Sumintak ng LGU Labrador. Ilan sa mga tinalakay ay ang pagsali ng Team Pangasinan sa Batang Pinoy na kamakailan lang ay ginanap sa Palawan, kung saan nakapag-uwi ang 202 manlalaro ng 81 medalya, kabilang na ang 25 gold, 26 na silver, at 30 bronze. Bagamat sa kabila ng mga naiuwing medalya, thank you.
Jersey number 23. The vice by Jersey number 5, people.
Thank you.
Bumisita sa Alamino City at Urdaneta City ang Pangasinan Training Bus na dala ng Provincial Employment and Services Office bilang pagunita sa Tourism Month Celebration. Programa ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III kung saan kinatawan niya sa nasabing aktibidad si Provincial Tourism Officer Maria Luisa Elduayan. Kasama rin dito ang mga kinatawan ng LGU Alamino City at TESDA. In celebration of Pangasinan Tourism Month this September, kasi nga ang turismo, sabi natin, para sa lahat po. So, ngayong araw na... There's another one of the best why I'm taking the problem. Thank you.
Dinala ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang programang kalusugan at kalinisan karaban sa Barangay San Vicente, San Jacinto para ihatid ang programang pangkalusugan at pangkalinisan. Dinagsa ito ng mga elementary students at residente sa bayan ng San Jacinto. Agage, karupon si kayo. Gawin po natin lahat ng ating makakaya, alagaan po natin ang ating sarili para po sa kanila. Iba na po ang mga panahon ngayon, iba na po ang mga kabataan. Aman su karupon si kayo. Mantrabawak for 3 years lalaman para si kayo'n amin niya. Pero sana po hilingin ko sa inyo bilang inyong gobernador sa kayagiyo apo agi kanayon kabaluyan karungupan si kayo. Huwag po sana kayong magsawa dahil ito naman po ang pag-asa natin. Sila po ang nagbibit-bit ng pangalan ng pamilya, probinsya, barangay, tanbalay na San Jacinto. Nagpasalamat naman ang San Vicente Elementary School sa pamamagitan ng isang sayaw na handog ng mga estudyante. Kasama ni Governor Espino ang kanyang asawa na si Ginang Karina Espino, Board Member Jeremy Aherico Rosario at mga kinatawa ng LGU San Jacinto. Namigay sila ng mga school supplies, chinelas at groceries para sa mga bata na may kasama pang almusal. Kasunod nito ang libreng check-up para sa lahat ng edad. May eye check-up at salamin para sa mga senior citizens. Dinala naman sa PEDYA ang lahat ng batang may karamdaman. May cat and dog vaccination at ECG. Handog din sa kanila ni Governor Espino ang truck na may lamang grocery at school items na ipapalit para sa kanilang mga naipong plastic. Kinabukasan, dinala rin ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang kalusugan at kalinisan karaban sa Barangay Nibaliw Norte, San Fabian. Kasama rin niya ang kanyang asawa na si Ginang Karina Espino, Board Member Liberato Villegas, mga department heads at ang alkalde ng San Fabian. Kahit si Kawadya kayo namin, mga dasan niyo po suporta, magbalagay salamat. Pero kung lang namatid si kayo, si kayo ang pinabulit senior citizens at hindi man nilitera ito. Patayan po natin itong mga kabataan ito, iyanak po natin ang estado ng paningin po natin ng politika sa probinsya, tanituloy tayo sa parangaraw ng progreso ng probinsya. Thank you.
Thank you.
jersey number 13. Nag-time out muna sa trabaho ang mga empleyado ng provincial government dahil ipapamalas naman nila ang kanilang mga talento sa sports. Opisyal nang sinimula ng pagalawtan ulupan at gobyerno Itanduro 2019 na pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III. On behalf of the provincial officials who are here and yung mga wala po dito, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at patuloy po nagpapaunlad sa provincial government, sa ating serbisyo, and of course, for the province of Pangasinan. And again, may I take this opportunity, maraming salamat po with the kind words and the prayers for our family. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. Nagkaroon ng ceremonial tip-off kung saan kasama ni Governor Espino sina Provincial Administrator Nimrod Camba, Board Member Orange Humilde, Board Member John Luis Sison at Board Member Chinky Perez Tababa. Taon-taon ginaganap ang Pagalaw o Pogi Sports Fest bilang pagpapatibay sa camaraderie at bahagi na rin ng health awareness program para sa mga empleyado. Umingan po. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Let's give it to you today.